Ay, nako. Napakasarap po, di ba, na umani kayo, tapos pinaghirapan ninyo yung inani ninyo. At ang pinakamasarap, ihahain ninyo at lalantakan ninyo. Eh, kakainin ninyo. Ayan po, ang ating stir-fried chicken na may dalawang klaseng kakaibang pechay na ngayon ko lang po ito matitikman. Diba? Panalo. Magandang araw po mga kabayan. Welcome po sa Pinilangan Lakbay. Ngayon po ay mag-harvest din po tayo ng dalawang klase po ng pechay, kakaibang pechay. At gagawa po tayo ng stir-fried chicken. Pakasarap po ng pechay na yun. Isa may bulaklak tayo na pechay. Yung isa naman po yung maraming dahon. Pero yung pa po yung anihin ko. Banda po sa shop. Ito yung strawberry na to. Hindi naman nung nagmumuto na mag-bullshit. Ang presyo po nito, 14 euro. Ngayon po, sale na po. So, from 14 euro, 4 euro na lang po at may marami pong bunga. Di ba? Ito naman po, dating presyo po nito, 12 euro. 12.99. So, 13 euro. Ngayon po, 3 euro lang. Parang minus 10 euro po pareho. Tapos ito po pinakamaganda. Itong mga kamatis. Itong bush cherry tomato. Ito yung paborito kong cherry tomato na itanim eh. Ano lang po ito. Presyo po nito 4 euro and 95 cents. Mayroon 5 euro. Ngayon po 1 euro and 50 cents. Sabi ka. Lilipat po tayo ngayon. Ayan, itong handle po nito natatanggal. Lalagay ko po dito yung bush cherry tomato. Kailangan po yung lupa mataba. Tapos proper drainage po, marami kailangan mambutas. Itong ating paso. Ang gusto po ng kamatis talaga, mas malalim, mas maganda kasi nag-uugat po yan sa katawan. Tapos tanggalin nyo po yung mga dry, yung mga nabubulok na dahon. Kasi mag-create po yan ng mold. Napakataba po nito. Ano na to, ano? May bunga na eh. Ganyan po talaga yan eh. Yan. Tsaka napaka-stable itong kamatis po nito. Kaya gustong-gusto ko po itanim. Tapos kahit medyo malamig, ano po siya, nakaka-survive. Yan. Mas maganda po naisip ko. Dalawa po ilalagay ko kasi malaki naman po itong planter. Tapos, maglalagay po ako ng ano, strawberry sa gilid. Okay lang po yan kasi bago mag-winter, yung strawberry ilalagay ko po sa ground. Ilipat ko po sa taniman ng strawberry. Kasi may bunga na to kaya napakasarap pong anuhin. Ilagay yan po. Tanggalin po natin itong mga bulok na dahon. Kailangan po talaga gumamit din ng gunting kasi baka mahila nyo yung katawan. Hindi po advice sa bulong ginagawa ko. Yan, ali ah. Ayan po, oh, di ba? Ang ganda. Tapos tataktak po ninyo para dumikit po yung lupa na sinali nyo sa kamatis at sa strawberry. Di ba? Tapos, ilalagay ko na po itong ito. Napakaganda ng mga taniman dito sa Finland. Napaka-handy po. Ilalagay ko itong strawberry dito, kamatis para mas makukuha po ng ano, araw.
yung lettuce dito. Ali ha? At syempre, pagkalipat po natin, diligan po natin ng maayos. Dahil medyo dry po yung lupa. Saka dry din po yung strawberry. Saka yung punla na kamatis. Yan. At dahil nasa hanging planter po, nilagyan ko po ng wood chips para hindi po agad madry pag umaaraw. Kasi pag nasa hanging planter po talaga, mabilis pong matuyuan yung lupa. Yan po, mamimintayin yung moisture. Gusto po yan ng strawberry saka na kamatis. Ayan po, diba? Iwas hukay din po yan ng squirrel. Saka ibon pagtutungtong. Pag may wood chips, hindi mahuhukay. Adiga. Ayan, nalipat na po natin yung bush tomatoes at strawberry. Mga 3 to 4 days, aani na po yung strawberry. O, diba? Ganyan po, pag nabili talaga, hinindi ko po yung sale. At yun. At pag pagong winter, yung strawberry, nilipat ko po sa ground, isisiksi ko po doon. O, diba? So, dadami strawberry ko. Hindi ako bibili ng mga mamahalin. Kuha po muna ako ng pechay po doon. Dalawang klase ng pechay. Tara, samahan po ninyo ako. Ah, di ba? Po kasi greenhouse po dito po kasi nakatalim yung mga pechay. Ito po oh, po yung isang lase. Di ba gaganda po? Bata pa po yan pero marami pa pong yan. Ano yan? Lalago. Ayan. Ito po, hindi ko nagugunting. Hugutin ko po ito kasi pag pinutol medyo maapektaho na po yung ito po yun oh. Pag nagdahan po ito, mas marami pa. Kaya habang binabawasan po ito, mas tadami po yung mas magiging ano, mayabong. Tatanggalin ko po yung mga naka siksik para magbigay ng space. At ganito din po sa Thai pechay. Hugutin ko po yung may mga bulaklak na. Para yung mga walang bulaklak. Sabi po ng kaibigan kong Thai, may bulaklak, mas masarap. Pero hindi pa po bumubuka kaya perfect na perfect po pag ano po natin. Ang dami po mga iba po talaga mga halaman na nadi-discover po natin ano? Dahil po sa social media. Ayun po isang advantage eh, ng social media. Yung marami po tayong nalalaman na impormasyon. Tagalin ko na po talaga yung may mga bulaklak. Sabi kasi na kaibigan ko, pag hindi ko pa tinanggal daw po yun, hindi daw po tataba yung iba. Yan.
Ayan po, ready na po. Luto na po tayo ng stir fry na dalawang klase po ng kakaibang pechay. Sabi po ng kaibigan kong Thailander, yung ganito daw pong sizes, tama-tama lang po yan. Bago ko po gasam, nag-send po ko ng picture sa kanya, syempre di ba? Kasi pag naging all na po, medyo mapwede daw po. Kagamit po ako ng subsidio. At heto naman pong isa, yan pa po ito eh. Kasi pag naging olo-olo po yan, bubuhagag po yan. Sabi niya, mas masarap daw po yung ganito. First time din po ako nakapagpatubo ng ganito. Siyempre sa greenhouse lang po tutubo ito dahil kailangan po nito ng tropical climate. Paborito ko po talaga yung mga leafy greens, mga matadawon. Hindi po sa gulay. Maliit po ako, kinakain ko lang po talagang gulay. Sitaw lang po sa kape, sari po ulo, yun lang. Ayan, itimplan po muna natin itong chicken strips. Depende po sa inyo kung ano pong gusto ninyong karne ihalo. Ito ay natutunan ko lang po sa aking Chinese friend. Lagay po tayo ng konting asin para mag-release po ang liquid, ang manok. Haluin po muna natin yung po sa akin. Yung po ang sinabi po sa akin. Napakasarap din po magkaroon ng mga kaibigan na iba't ibang lahi, no? Totoo po, dami ko pong natututunan. Tingin tayong paminta. Ito, tansyahan lang din po. Lagay tayong asukal. Konti lang. Para may konting sweetness. Ang ating lulutuin. Lagay po tayo ng garlic powder. Kasi natinuruan niya po, walang restriction eh. Basta lagi lang po siya ng lugay. Sabi niya po, basta po unti-unti, okay lang yun. Huwag naman pa isa-isang tasa. Baka soup na gagawin. Lagay po tayong ginger powder. Yan. Lagay po tayo ng konting... Hindi po sila naglalagay ng patis. Tinanong ko pwedeng maglagay. Pero sabi niyo, okay lang. Konting patis. Kasi ginagamit po talaga nila thick oyster sauce. Yan, lagay po tayo oyster sauce. Yan, okay na po yan. Lagay tayo ng konting toyo. Dark soy sauce po ginagamit nila. Eh, wala po akong dark soy sauce eh. Wala pang mabili. Napaka-popular. Gagamitin ko po Filipino style. Bago po tayo maglagay ng dry ng harina, sabi niya, haluin po muna para mag-mix daw po yung flavor. At maglagay po tayo ng cornstarch. Sabi niya, 2 teaspoons or 1 tablespoon. Okay na po yun. Ito po kasi, pag nag-wok daw po, parang hindi daw po kung tumigas yung manok. Ibig sabihin, naluluto yung loob. Naluluto na siya sa saltiness. Kaya pag nilagay po sa wok, nagiging tender pala, hindi naluluto, sorry. Nagiging malambot po. Tapos pinoprotektahan ng cornstarch yung texture para mas maging tender. Hindi ba? Yan, ready na po. Mag-stir fry na po tayo. Sorry po, hindi po palagi sa iba po yung pagigisa. Sotay po yun. Stir fry ba po? Habang nagpiprito ka, nagigisa ka, inahalo mo. Pag ganoon yung pagigisa. Parang hindi po. Tama, magkaiba po talaga ang stir fry kaysa sa sotay. Stir fry po kasi kailangan mainit po talaga ang kawali, ang wok. Lagay po tayong mantika. Pag naglalagay po talaga silang mantika, napaka-generous. Medyo marami. Yung nilagay ko po, hindi pa po yun. Tayo po natin uminit na uminit. Medyo umusok po yung mantika. Hindi naman po yung umuusok na nasusulong niya yung kawali. Baka pag nilagay niyo yung gigisa niyo,
pulbos namin yun. Ayan, medyo umuusok at umukulo na po yung mantika. Lagyan na po natin itong manok. Kailangan po mabilisan. Medyo papuputiin lang po natin ng konti. Papuputain ng konti. Ayan, ganyan po. Ganyan lang po dapat. Pag mo po i-overcook, half-cook lang. Sa pag stir fryan po ng manok, ito rin po tayo mag-stir fry. Pag nag-isa po sila, yun na po nila bawang sa kasili. Mag-golden brown. Okay lang lang po pala yung magsusunod na yun. Wala pong problema yun. Kasi nagdadal-color po itong wok na galing sa kanan. Niregalo po sa akin ng pinipinalan. Kala pinag-aruhin. Lagay na po natin itong gulay. At sibuyas. Kasi gusto po nila sa sibuyas, kasi may crunch. Yan, okay na po yan. Sige na po ah. Lagi na po na uli natin. Lagi na po uli natin ang manok. Tapos, lagi po tayo isang piraso ng itlog. Yung iba, nilalagay po sa mixture dito una para mas ma-absorb ng karne. Pero ako po, sabi ng kaibigan ng Chinese, para lumasa din sa gulay ng itlog. Tapos, okay na daw po kayo kayo rin yung ilalim. Tapos lagay lang doon po ng konting tubig. Haluin. Huwag hahayaan po na hindi hinahalo. Kasi ma-overcook daw po yung manok. Itong mini tuloy. Yung mga mayang pechay na hinano po natin. Talagang mabilis po maluto yun dahil napakayan pa. Manilipis, dahil, manilipis ang hiwa po nitong manok strips, kaya madaling maluto. Tanda po ninyo ha, sa manok kailangan po ha, luto ng maayos. Ha? Okay na po. Pwede na po itong ating stir fry na may dalawang klaseng pechay. Kaya na po tayo. Mabuhay yan! Maraming maraming salamat po sa Panginoon na kasama-sama na naman po tayo na way safe po ang lahat. O, diba? Yung buho ko, pang telenovela. Bangis. Maraming sa pasalawat na po muna natin ng Panginoon. Panginoon, maraming maraming salamat na po sa biyaya yung binigay niyo po sa amin at bibigay at bibigay niyo po sa akin. Sa amin po. Pasensya na po. Ito po sa sarili ko. Naway puro positibo po mira sa puso at isipan ng bawat sa pagmamalasakit at pagmamahal, pagkakaisa. Kaya na po bahala po saan sinusunod na po namin sa iyo lahat sa kanan ni Jesus. Amen. Yan, pisa na po natin. Meron din pong manggat pagoong. Kakain po ka ng mga ganito na medyo mamantika. Lalo na po kung may mangga. Pagoong. Ano po to? Strawberry and lime. Cider. Mababa lang po yung alcohol content po na to. Pag summer po, in-enjoy ko po yung sarili. Pero hindi po every day na umiinom ako. Bihira lang po. Napakasarap. Ito, excited na po matikman itong itong pechay na may bulaklak sa yung dumadami ang dahon na parang po siyang lettuce pero pechay.
Yung sa mga pampalasa naman po, optional po yun. Ibig sabihin, kahit may kulang doon na isa, depende po sa inyo ano pong gusto po ninyo. Ito yung pechay. Ito yung may bulaklak. Ito. Tignan po muna natin itong may bulaklak. Ang sarap. Parang asparagus. Itong pechay na maraming dahon. Itong lahat ng pechay na manamis-namis. Sarap. Depende naman po sa inyo kung ano. Kung ayaw niyo, abon ko yung gulay. Alam niyo po, pagluto po ng karne, bagay niyo gulay sa kaihang niyo, ahon niyo agad. Kung gusto niyo po yung gulay, alam. Baka madali po yung tenyo eh. Napakasarap. Sarap ng bago. Kalupas ng Pilipinas yun. Nabili ko po sa Asian shop. Alam ko po lasa ng bago pag galing sa Pilipinas. Next year, magtatanim po ulit ako ng ganitong sarap. Parang pwede rin siya sa ano, mga bulalo, nilaga. Yung ano, yung may bulaklak, may kunat siya na parang asparagus. Lalo siguro medyo mainit ang panahon kasi medyo naging chill yung weather eh. Mas malalaki po yung dahon ito. Yung manok po, hindi po siya yung malabo na overcook, kundi tender, juicy. Sarap.
Pero masasarap pong gamitin yung mga wok talaga. Nakawali po sa atin yun. Sa mas masarap magluto sa labas. Hindi pa tayo makakain sa labas dahil lang mo kanina. Kaya ako pa maglagay ng mosquito repellent. Kasi gusto po, enjoy eh. Naamoy kasi yung mosquito repellent pag kumakain ako. Itong manggat bagoong pagkano po talaga sa akin itong kumain. Sarap nito ah. Kung kukumpara po sa ordinaryong pechay, para sa akin, better compare eh. May lasa po kasi silang nilamnam din eh. Baka yung pechay, nasanay na ito, masarap din po talaga. Sarap. Eh po, nakaibigan kong Chinese sa Katay. Pwede din daw po itong steam. Yung may bulaklak ha. Parang masarap mong steam yun. Tapos may konting toyo. Napakasarap. Asing paminta. Konting mantika. Sarap.
Sa dalawa, mas gusto ko po yung ano, yung may bulaklak. May lasang linamnam talaga. Galasahan ko lang. Para sa asparagus na may konting lasa ng repolyo. Pecha, sarap. Paano po, bago po tayo magtapos, pasalamatan po muna natin ng Panginoon. Panginoon, marami salamat na po sa bayan. Binigyan niyo po sa amin sa araw po na ito. Tama po na pangalagaan po ang kalikasan dahil doon po lahat. Excuse me. Doon po lahat ng gagaling lahat ng aming pangailangan. Naway pangalagaan po ng bawat isang paligid. Magtanim po ng halaman dahil bibigay po ito ng lamig sa paligid ng oxygen para magisariwa po ang hangin. Malinis na kapaligiran na iwas po sakit, Panginoon. Kaya na po, bahala po sa amin. Isusuko na po namin sa inyo lahat sa kanan na Isus. Amin. Paano po? Marami salamat naman sa inyo oras na inilaan sa pinilakal. Basta lagi po tayong positive vibes, good vibes. God bless. Ngayon po lagi magandang araw. Labanan!